Tinatawag nila si PBBM na iyakin daw. Ang dami nila tawag dyan eh. Sabi nyo, weak leader, ngayon iyakin naman daw. Grabe talaga mga bintang nyo kay PBBM. Iyakin daw si BBM at takbuhin. No? Takbuhin sa Amerika. Yan ang sinasabi dito ni Digong eh. Siyempre kapag sinabi ni Digong, i-amplify na yan kakofi ng mga DDS. Yan siyempre, sa mga vlog sila. Sige, pakalat na nila yan. Mainstream media wala, hindi na sila pinapaniwalaan eh. Hindi na sila pinapakinggan eh. Ng mainstream media. Kasi bayaran na rin daw yung mainstream media. Anyway, sabi nila, iyakin daw yan si PBBM. Baby cry, sabi nila. Eh, hindi kayo pinapansin ni PBBM. Barado lang kayo ng barado ngayon. Sumasagot si PBBM wisely, no? May kaunting laman ang sagot nito pero hindi bumababa sa level kung paano makipagbardagulan ito mga DDS o mga Duterte supporters o Duterte mismo. PTO.gov.ph, PBBM on Duterte's tirades. I have no time for ad hominem attacks. Uy, barado. Naku na, barado kayo ngayon ah. Wala akong oras para sa mga pagbanat ninyo sa akin sa personality, sa itsura, etc. Yung ad hominem attacks ba? Yung walang lumilihis dun sa issue, lumilihis dun sa totoong argumento. Walang oras ang presidente sa inyo. Babaw nyo kasi doon. Iyakin pa, ayan, babaw nyo kasi. Dito lang kayo pinapansin. President Marcos is not interested in dealing with the tirades of former President Duterte who called him a crybaby. Ayan, crybaby pala yung term niya dyan. Supposedly for his leaning towards the United States. Kasi galit si Digong sa United States eh. Diba? Nung term niya, tumakbo agad siya sa China. Hindi ganun din yun, iyakin din siya. Takbo siya sa China. Ibig sabihin, tinatawag niya si PBBM na iyakin, takbo sa Amerika. O balik natin sa kanya. You know, yun, sabi ni Digong ha. Nang isang araw pa to ha, sa live niya, hindi yung sa Tagum, no. You know, to be a crybaby, you have to cry. Wow! Did you see me cry? Oh, sabi ni Digong ha. I don't want to pay attention to that. I really don't. Sabi ni PBBM yan, nasagot niya ito ha. That's mean absolutely nothing to me. President Marcos told reporter on Friday afternoon, local time dyan po sa Washington, D.C. Kasi sabi ni Digong, iyakin daw itong si PBBM eh. Nakita niyo ba siyang umiyak? O, di ba? Ano kayo ngayon? The president said that his predecessor, a highly experienced lawyer, hindi pala well-experienced, yung term ko ng isang araw eh, well-experienced. Sabi niya, highly experienced lawyer. Kasi sabi, second year college lang siya. Itong si Digong, highly experienced lawyer. Iba, nadudoon, pinakamagaling na abogado. Sige, yan ang tawag na natin dyan. Kasi ang dami niya raw inaral, di ba? Should know that ad hominem attacks have no place in high-level discussions such as the trilateral summit between the Philippines, the U.S., and Japan. Ad hominem attacks refer to personal assaults. Yun, in-explain na ni Miss Ode PBBM dyan. Akala ko ba highly experienced lawyer si Digong? Parang pinuputo dito ni PBBM. Pero bakit nagre-resort ka into personal assault, no? Ad hominem attacks. Di ba hindi dapat? Dahil yung mga ganyan, hindi ginagamit siya sa mga high-level discussions, pang matatalinong discussions, tulad ng trilateral summit, sabi ni PBBM dyan. May punto naman siya dito, di ba? Bakit makipag-debate ka sa alkalye? Ad hominem attacks, mga personal assaults ang ginagawa mo. Hanap ka ng argument. Di ba sa debate ganyan? Putusan ka, ano yung argument mo? Support your arguments. Ano yung claims mo, di ba? Support your claims. Ganyan para tumaas yung points mo sa mga debate. Hindi yung atakihin mo yung personal, atakihin mo yung damit ng kadibate mo. Atakihin mo yung sapatos niya dahil butas. Mabaho yung paan niya. Ganyan ang magiging banat mo. Sabi ni PBBM, yung ganyang klase ng strategy nyo ay walang ano yan, walang lugar yan sa high level discussions. Kumbaga, dyan ka lang, sa baba ka lang dyan. Sasabihin na pangit ka. O sige, di pangit ako, so what? Walang lugar yung mga ano, yung mga personal na ad hominem attacks kung tawagin sa batas, the chief executive added. Idibarado kayo ngayon, hindi na si Digong. Yung mga supporters mismo ni Digong. Ganyan din na sila sabi. Asked to react on Duterte's statement that they might become political enemies following the decision to suspend Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, President Marcos said he does not consider the former president as political adversary. Hindi niya kaaway o hindi panganib itong si Digong
para kay PBBM. Hindi siya political enemy yan o kontrabida, no? I don't consider him a political enemy. It takes two to tango. I don't consider him a political enemy, sabi ni Marcos. Correct. Mahal siya. Kung tingin niya sa akin kaaway, pero siya, hindi ko siya tinuturing ng kaaway. Yan yung wisdom ni PBBM dito. The chief executive explained that he is more than willing to discuss with Duterte the legal basis of Duhigg's suspension, saying that some of the cases against the suspended governor were already filed before he assumed office. Kaya tumigil din siguro si Digong eh, doon sa prayer rally nila dyan sa Tagum, sa pagsasalita patungkol dito sa suspension na ito. Siguro nakitaan din ang merit itong pagsuspend dito sa gobernador. Kaya naging silensyo na rin siya dyan. Medyo quiet-quiet na rin siya dyan. Marcos also expressed confidence about the decision to suspend Cubahim. I'll send him all the court records and all the discussions about that. Matagal na yan. Some of these cases were filed before I took office. And so it's taking close to 2 years because it went through the process. So I'm confident, let anybody investigate, Marcos said, referring to Duterte. Kasi sabi nila, oppression ang ginagawa ni PBBM. Ginigipit ang gobernador. Sabi ni PBBM naman, ilang taon na yung kaso na yan, di ba? Ilang taon na dininigyan. Ngayon lang nailabas yung suspension order na yan. In fact, yung ibang cases, panahon mo pa, dog see, di ba? So actually, I only learned about the cases about a year ago. I did not know that such a case existed. I learned about it a year ago as part of my briefer, my daily briefer. So I'm very sure we went through all of the checks and balances. We went through all the procedures, the proper procedures before we came to the decision, before the DILG came to the decision of imposing a suspension, sabi ni PBBM. Pwede naman na-challenge yung kakofi. Ito naging decision. Challenge nyo sa Korte Suprema. Sige, i-push nyo yung TRO nyo na yan. Kung lulusot kayo, di ba? Pero huwag ad hominem attacks. Huwag sa ganyang strategy ninyo idaan yan. Ibig sabihin kasi ng ad hominem attack, yung personal assaults lang, wala kayong ibang argumento na matibay. Kaya mag-resort na lang kayo sa ganyan, di ba? Sa ganyang strategy na yan. Melski, guwapo yan si Kakofi, a.k.a. Ay, Melski! Ay, cambio, tutu try ko, Melski. Antonio Tungpala, di ba sabi ni Digong, yung puro palakol grades niya. Sabi niya mismo, di ba? Naghanap lang daw siya ng matatalino para maging miyembro ng gabinete niya. Pero baliktad na yung sinasabi niya sa live niya dyan sa SMNN yung isang araw na nag-aral siya ng geopolitics. Basic naman yun, pwede mong aralin online geopolitics eh. Hindi mo maaaral ng isang sem yan kasi libro kailangan mo dyan. Basahin mo yan, history ng iba't ibang bansa. No? Pinagmayayabang niya yung pag-aaral niya ng geopolitics. Harry Roque, ganyan din. Expert na. Ayayabang itong mga to. Guwapo pala itong si Kakofi, Dr. Rome J. Negros Island. Thank you, Dr. Samana. Mabalat niya. Hindi lahat ang taga Davao ay bastos at balahura, mga Duterte family lang. George de la Cruz. Oh, agree ako dyan. Sa Davao del Norte, ang tagal ko dyan sa Davao del Norte, ilang araw din tayo nag-stay dyan. Mababait ang tao dyan. Nasisira lang yung mga GDS. Sabi Arbas, happy viewing po sa inyo. Yung nakikinig po sa atin. Thank you. Nelson Tadeo, kahit maglupasay pa kayo mga Digong, wala na kayo naniniwala sa inyo. Nagsaya nga lang sila ng pera dyan eh. Diba? Sa ginawa nila dyan. Uy, may nagsend sa atin ng Star. Sorry, the NQT Edna. Thank you. Hello, Kakofi. Watching you from UK. Ma'am, thank you. Ngayon ko lang nakita dito sa Facebook. Ha? Pasensya na yung mga hindi ko na siya shoutout, Kakofi. Dahil ang dami nating viewers ngayong gabi. Ha? Ang daming buhay ngayong linggo. Ha? 4,000. 2,300 pa yung buhay, nakikinig. Gregorio Camua, shoutout po sa inyo. Kay Jesse de la Cruz, happy viewing po sa inyo. Sa lahat ng nakikinig po sa atin, maraming salamat po sa inyo. Berna Canieda, yan, pahabol po. Good evening po sa inyo. Kay Josh Kyle Edip, maligayang panonood po sa inyo. Maya, kailangan pa bang tasilan mo ang bayan? Voters ang nagpapasweldo sa iyo. You serve and protect the nation. Sinong tinutukoy mo dito, ma'am, no? Pangit si Digong, sabi ni Aurora. Bek. Oy, cambio. O siya, sige, Kakofi. Happy viewing na sa inyo, Kakofi. Thank you sa mga sumama sa akin, yung mga DDS dyan. Again, yung panawagan natin, kumbinsihin nyo si Digong, gawan nyo ng content na sana, huwag na siyang kalagkarin sa mga kampanya.
na ginagawa ninyo. Pagpahingahin nyo dahil matanda. Pagod na rin yan ka-coffee. So, huwag nyo nang kalit ka rin. Kayo-kayo na lang muna. Kawawa yung matanda eh. Pa-enjoy nyo sa kanya yung retirement niya. Diba? Kaya nyo na yan. Matatanda na kayo. Malalaki na kayo dyan eh. Ba't kailangan nyo pang kalit ka rin si Digong? Hirap na nga tumayo eh. Hatak-hatak nyo pa. Diba? Wala na bang iba? Hanap kayo ng iba. Diba? Pagpahingahin nyo na yung matanda. Para tumigil na rin yan sa mga ginagawa niya. Ma'am Feli de la Cruz, Ma'am Feli, ngayon pala nakita, nagbigay pala sa atin ng super sticker. Thank you, ma'am. Shoutout po sa inyo. At kay Lakay Ti Amianan, thank you din po sa inyong super sticker, no? Sa YouTube, no? Thank you, everyone. Alright, sige, ako'y magpapaalam na ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin sa live stream po natin kahit gabi na. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo ka-coffee, ha? Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. See you tomorrow. 10 o'clock po ng gabi. Paalam, bye-bye.